Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniniling sa harap ng altar. Kami lumalapit, umawit ng masayang pag-ibig. Buksan ng kandila ng buhay ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay maglilinlin sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang paburi. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong lakas at kami ay iyong tulungan upang ang hinahadlangan ng aming kahinaan at kakulangan ay mapalaya ng iyong pag-ibig na mapagbigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyo'y ganito ang aawitin sa Huda, matatag ang ating lunsod, hindi tayo maaano, matibay ang muog, bayaang bukas ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat at tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo, lunsod mang matatag ay ibinabagsak, pati muog ay winawasak, hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak at tuntungan ng mga mahirap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting dihamak na doon sa puon magtiwala ako kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa puon ibigay kaysa pamunuan ang ating asahan. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng puon natin. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok. At itong Panginoon'y papupurihan, ito yaong pintong pasukan ng puon ang Panginoong Diyos.
Tanging ang matuwid ang pababayaang dooy makapasok. Aking pinupuri, ikaw o Poon, yamang pinakinggan. Dininig mo ako't pinapagtagumpay. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Kami ay iligtas. Tubusin mo, Poon. Kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng Poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, ang pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang Poon, ang Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Hanapin ang Poong mahal, siya'y ating matatagpuan, sa Kanya tayo magdasal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kaniyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kaniyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Hindi ko alam kung sino ang nagsabi nito, pero parang isang US president. Pwede mong lokohin ang ibang tao sa ibang oras. Pwede mong lokohin sa ibang oras ang mga tao. Pero hindi mo pwedeng lokohin ang tao sa lahat ng oras. Parang gusto kong i-translate sa English, naguguluhan ako. Ang ibig sabihin lang noon, ang mahirap daw kumbinsihin na tao ay iyong siya ay naloko. Mas madali daw manloko kesa kumbinsihin mo na siya ay naloko. Paano nga ba yun ilalagay sa halimbawa? Sample.
may isang mayaman na medyo may edad na, na nilapitan ng isang tao na scammer. Pinakitaan ng bag na punong-puno ng pera at hinabilin sa kaniya. Pagkahabilin sa kaniya, sinabi niya na meron siyang truck na nasira doon sa isang street. Baka pwedeng meron siyang cash. Eh hawak na nga yung cash, nangihingi pa ng cash. Diba no? Kaya yung matanda ay na-scam. Dahil nagulat siya doon sa napakaraming perang ipinapatago sa kaniya, hindi siya nag-atubili na ilabas yung kaniyang pera at mga alahas. Alam mo, sinamahan pa niya yung scammer na mag-withdraw ng kaniyang pera sa bangko at naubos. Pagkatapos ng isang araw, ayaw bitawan ng matanda yung bag dahil napakalaking pera ang iniwan sa kaniya. Hanggang siya pinilit ng kaniyang mga anak na makuha yung bag at nakita nga yung bag na puro papel. Pera lang yung nasa ibabaw. Hindi na lugi. Pero lahat ng kaniyang pera at alahas natangay na ng scammer. Ayaw niyang maniwala na siya'y niloko. Babalik daw yung may-ari ng bag. Di ba mas madaling lokohin ang tao kesa sabihin mong naloko ka? Mahirap sa tao na ang kaniyang iniisip lamang na wala sa katunayan ng sitwasyon, napakahirap pilitin. Kaya yung mga scammer, ang pinupuntirya ng mga yan ay yung gahaman sa pera. Hindi naman yan pupunta sa mahirap kasi wala silang mapapala. Ang pupuntahan nila niyan ay yung mga taong ang pera ang dinidiyos. Kasi gustong kumita ng doble sa madali ang panahon. Walang ganun. Usong-uso po ngayon ang mga scam. Huwag kayong bibigay. Isipin ninyo na tayo'y may talino na dapat magtanong. Kapag sinabi sa inyong, may 1,000 ka ba dyan, gagawin kong 5,000 sa loob ng isang linggo. It's too good to be true. Hindi iyon totoo. Kaya pag may nagsabi sa inyong, ligtas ka na ba, tanggapin mo lang si Jesus sa puso mo, maliligtas ka na. Scam iyan. Dahil ang kaligtasan ay hindi instant. Ang kaligtasan ay katulad ng isang bahay na itinatayo sa matatag na pundasyon. At ang pundasyon na yon ay walang iba kundi si Kristo. At ang bahay na yan ay unti-unti mong tinatayo upang magkaroon ka ng pundasyong nakaugat sa Diyos at tumitibay sa pamamagitan ng ating patuloy na pananalangin at pakikipag-ugnay sa Diyos. Kaya nga yung mga taong mahilig manloko at nangloloko at mga taong nagpapaloko ay hindi tunay na nakatuon sa katotohanan. Maliwanag ang salita ni Jesus. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Bakit?
dahil maraming tao ngayon ang nangloloko kahit na sa kanilang pananampalataya. Maraming tao ngayon ang kayang magkunwari, kunwaring nagdarasal, pero nandurukot na pala sa katabi. Nabiglang lumingon yung iba, oh. Diba? Maraming nanloloko. Maraming nagkukunwari. Maraming nagbabanal-banalan. Maraming kunwari mabait. Napakarami. Pero hindi iyon garantiya na sa pagtawag mo sa Diyos, naroroon ang kaligtasan. Dahil maliwanag sa ebanghelyo at talinhagang ating narinig, yun lamang sumusunod, nakikinig, nagsasagawa ng kalooban ng Ama. At ano ba ang kalooban ng Ama? Ang mamuhay sa kautosan at salita ni Jesus at ang patuloy na pakikibaka sa hamon ng buhay. Ang bahay na itinayo sa bato ay bahagi ng ating paglalakbay patungo sa tunay na tahanan at bahay ng Diyos sa kalangitan. Kaya ang Kristiyanong nagiging matatag sa hamon ng buhay, dumating man ang unos o bagyo, ay nananatiling matatag at nakatayo dahil ang pundasyong ating kinakapitan ay walang iba kung hindi ang Diyos na matatag sa lahat ng bagay. Kaya nga si Jesus, ang ating Nazareno, ay ipinakita ang katatagan sa kabila ng hirap na kaniyang dinanas upang ipakita sa atin kung papaanong maging matatag sa oras ng kagipitan at sa oras na hindi natin kaya ang buhay. Ang isang pagkakataong ibinibigay sa atin ay ang tumawag ng tama at sumunod sa kaniyang salita. Paano po iyon? Tumatawag ka sa Diyos. Poong Jesus Nazareno, ikaw na po ang bahala sa aking buhay. Ikaw na po ang bahala sa aking kinabukasan. Ikaw na po ang siyang magbigay ng direksyon sa aking buhay. Tama, ibinibigay natin sa Diyos ang lahat. Pero saan nagkakamali? Pagkatapos mong magdasal, saan ka pumupunta? Magpapahula ka kung ano mangyayari sa iyo sa kinabukasan. Eh di nanloloko ka lang, so hindi sapat ang iyong panalangin. Paglabas mo, bibili ka ng ano? Bibili ka ng anting-anting. Hindi naman yun itinuturo ng simbahan? Hindi naman yun sinasabi ng simbahan? May pari ka bang narinig na magpahula kayo? Bumili kayo ng anting-anting? Wala. Dahil ang lahat ng ating bagay ay inilalagay natin sa balikat ng Diyos sapagkat ang tunay na sumasampalataya ay lumalalim sa kaniyang pagkilala sa Diyos at pakikinig sa kaniyang salita. Ito ang kalooban ng Ama, ang magpasailalim tayo sa kapangyarihan ng kaniyang anak na ibinigay ang lahat upang tayo rin ay baligtas sa kapahamakan ng buhay. Maging matalino, maging isang bahay na itinatayo sa batuhan. Huwag katulad ng isang taong nagtayo sa buhanginan. Dumating ang unos, bumagsak.
dahil hindi nakakapit sa tunay na Diyos. Nakakapit sa Diyos na gawa-gawa ng kaniyang kaisipan. Ang Ebanghelyo ngayon ay maliwanag na nagpaparating sa ating lahat na wala tayong ibang sandigang matatag kung hindi ang Diyos na siyang tumawag sa atin araw-araw. Wala tayong maitatago sa Diyos. Kung kaya nating lokohin ang iba, hindi natin makakayang lokohin ang Diyos sa anumang panahon at sa anumang oras ng buhay. Mag-ingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bunga ng pagtitiwalang ipagkakaloob ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan, buong katapatan tayong tumawag sa Kaniya. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso naway maging tapat sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga politiko at lahat ng naglilingkod sa pamahalaan naway maging tapat sa kanilang mga pangako at tungkulin. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya naway magkaroon ng matibay na patotoo sa ating mga gawa at hindi lamang sa mga salita. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat na may ginagampanang tungkulin at pananagutan naway maayos na makatupad sa ating mga gawain. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at kaibigan naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ikaw ang aming lakas sa oras ng aming pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin mo kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan.
sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kami ng matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kaniyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtisang kusang loob na maging handog. Hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugud-lugud sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus ang batong ating tinutungtungan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Jesus, aming mananakop, tusan ng iyong bayang mas databot-abot sa pag-ibig sa lahat katarungay kapos tangikang pag-asa O Jesus, halina Jesus, aming mananakop, awa mo't biyaya sa aming ipaabot, pag-ibig kang tunay Katarungan lubos, tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananakop. Aming iyong bayang, mas lang lakas loob, hinihintay na amin,
pagdating mong puspos ang ikang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananakop, awa mo't biyaya sa aming ipaabot, pag-ibig kang tunay at arong lubos, tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako, kami iyong bayang masdang nakasubok, hinihintay namin pagdating mong puspos, tangi kang pag-asa, O Jesus. O Jesus. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion at Nazareno novena booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen at dasalang upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba
ka namin. Pinipintuo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.